kunin lang natin yung pantayan. Then, i-access natin ito ng ganito. Bali, ito guys, inalagyan ko na ng loops at ilalagay ko na lang ngayon yung pinaka-lining. Isasaklob ko naman ngayon yung lining at yung pinaka-pasada naman guys, doon ko rin itatapat sa pasada ng loops. And then, itatapstitch ko lang na 116, paling naman dito sa lining. Next naman ay papasadahan ko muna yung upper part. Pero hindi ko muna guys paaabutin dito sa may armhole. Mag-aagwat muna tayo. Ang papasadahan lang natin ay mula dito hanggang doon sa may center back. And then itatap stitch ko ulit ito ng 116 paling pa din sa lining. Babaliktarin ko muna to para makita nyo yung itsura. So, ayan guys, ito yung pinaka-lining. Ayan, kung makikita nyo, malinis. Ayan, at ito naman yung pinaka-labas. Lalagyan ko muna to guys ng stick bone. Susukatin ko lang, mag-iiwan lang ako ng half inch na allowance para sa sewing at hindi naman maapakan. Ipapasok ko lang yung stick bone dun sa one port na pinasada ko. So, ayan guys. And then, babalik tarin ko uli para mapasadahan naman yung lower part. So, 1/2 inch pa rin yung aking sewing allowance dito. Hindi ko rin to guys bubuuhin ng pasada, mga kalahati lang. Kasi maglalagay pa ako ng stick bone doon sa may gilid ng loops. Ayan, para mayroong opening. Then, babalik tarin natin uli. Ayan. Ito na yung itsura. Ngayon, dito, maglalagay ulit tayo ng stick bone. Kailangan yung sakto lang guys yung haba. Then, ipapasok natin sa gitna. Papasadahan ulit natin yung pinakagilid ng stick bone para huwag matanggal. So, ayan guys, at ganito rin yung aking gagawin sa kabilang side. So, ayan guys, na-assemble ko na magkabilaan. Check lang natin yung pantayan. Kailangan magkapatapat yung parehong loops. Ngayon naman guys, gagawa muna ako ng string. Pagdudugtungin ko lang itong aking bias. O bali, ang total na haba nga pala guys ng aking gagawing string ay 50 inches. Bali, yung gagawin ko guys na string ay 1/4 inches lang yung lapad. And then, babaliktarin ko muna to. Bali, nag-iwan ako guys ng maliit na buta sa pinakagitnang part ng string. Para hindi naman masyadong halata. So, magkabila ang dulo niyan ay sarado. Sa paglagay naman guys ng string, depende na yan kung saan nyo uumpisahan. Pwedeng sa baba, pwedeng sa taas. Pagka sa taas kayo mag-umpisa, ang pinaka-ribbon ay nasa pinaka-ibaba. Pagka sa ibaba naman kayo mag-umpisa, ang pinaka-ribbon naman ay sa pinaka-itaas. So, nasa sa inyo na yan. Bali, ekis-ekis lang naman guys yung ating gagawin dyan hanggang sa umabot tayo sa pinakahuling loops.
Ayan. Yan yung corset style ng blouse. At kung makikita nyo, ito, hindi siya tutupi kasi mayroon siyang stick bone. Dito rin sa pinakatapat ng tax, naglagay din ako ng stick bone. At kung mapapansin nyo guys, may agwat siya. Sinadya ako yan para makita natin yung pinaka-design. So, ito yung pinaka-back. Ito naman din yung front. The rest, hindi ko nakuhaan ng sewing kasi kailangan kong madaliin. Dahil kailangan na rin to. So, ganyan lang guys, kasimple yung aking ginawang blouse with corset loops. So, ganyan lang guys at sana nag-enjoy kayo sa aking pinakita for today. And see you again on my next vlog.